Ayoko na makaramdam ng gutom. Ayoko na maranasan ang walang matitirhan. At nagtataka ka kung bakit ang isang Rodriguez ay magugutom. Mawawala ng matitirhan. Alam ba kung bakit, Raleigh? Dahil hindi ako isang tunay na Rodriguez. Anong ibig mo sabihin? Isa lang akong ampon. Isang ampon. Imposible. Hindi totoo ang sinasabi mo. Paano imposible, Rolly? Sabi mo dati ay si Leo ang ampon. Madaling baligtarin rin ang lahat. Madaling paikot-ikutin. Sinasabi ko lang na si Leo ang ampon. Pero ang totoo, ako ang inampon nila. Hindi ako isang tunay na Rodriguez. At walang nakakalam ito. Maliban kay Corazon na matagal ng patay, wala, Rolly. Ikaw lang. Gusto nilang palabasin na isa akong Rodriguez. Pero alam ko na hindi ako isang tunay na Rodriguez. Ayoko nang maghirap. Ayoko nang magutom. Limang taon pa lang ako nun. Anak ako na isang katiwala ng Mama Dolores sa kanyang rest house. Mahirap kami. Wala kaming makain. Saka dumating sa buhay ko ang Mama Dolores. Hindi siya magkaanak. May ampon na siya noon. Si Ate Adela. Gusto niya magkaroon ng kapatid ang ate. Kaya inampon niya ako. Dito po ako titira. Wala ngayon, ito na magiging bahay mo. Ang saya-saya ko nun. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko kung paano mabuhay bilang isang prinsesa. Ang ganda po. Ganda-ganda po. Para pong palasyo. Naging malapit naman kami ng Ate Adela. Pero pakitang tao lang pala niya yun. Hanggang sa biglang magbuntis ang mama. At noon na kami unti-unting nawala ng pwesto sa mansyon na ito. Natakot ako, Rolly. Ayoko na bumalik sa hirap. Kaya ginawa kong lahat para mapunta sa akin ang pera ng mga Rodriguez. Nang mamatay ang papa sa isang aksidente. Noon ko naisipan na unti-unting baliwin ang Mama Dolores ko. At hindi ako marunong makalimot, Rolly.
nang magkaroon ako ng pagkakataon. Naningil ako ng mga pautang. At buhay ni Ate Adela ang naging kabayaran. Habang lumalaki si Leo, unti-unti ko siyang minahal. Pero hindi ko pwedeng sabihin sa kanya dahil malalaman ng lahat na ampun lang ako. Ayokong mawala ng pwesto sa mga Rodriguez. Ayoko nang maghirap. Kaya nagpunta ako ng Amerika. Pinilit kong kalimutan si Leo. Pero kahit anong gawin ko, hindi ko magawang kalimutan ng isang taong pinakamamahal ko. Ngayon patay na si Leo. Ang pera na lamang ng mga Rodriguez ang nagpapasaya sa akin. Ngayon, kilala mo na kung sino talaga si Katrina. Ang laki na ng pinuhunan ko, Rolly. Kung pwede mong malik sa paghihirap. Hindi. Tama na, Katrina. Masyado ng mahabang kabaliho na ito. Itigil mo na ang laro. Matagal nang naubos ang mga kalaban. Hindi. Hindi. Hanggat nandiyan si Marisa, hindi ako titigil. Pahihirapan ko siya. Pero nawawala na nga si Marisa. At unti-unti na rin bumabagsak ang kayamanan ng inaangkin mo. Una, alam kong babalik si Marisa. At ngayon pala, sinasabi ko sa'yo, pinaghahandaan kong pagbabalik niya. At ang pangalawa, hindi mawawala sa akin ang pera ng mga Rodriguez. Paano? Hindi ginagalaw ng bangko ang parte sa mana ni Leo. Ibig sabihin, hindi mawawala ang pera habang nandito sa akin si Ella. At balang araw, makukuha ko ang perang yun mula kay Ella. Kami relasyon ng mami mo. Kaibigan ko lang siya. Hindi ko nga alam kung nasan siya ngayon eh. Pero yun yung sabi ni Tita Katrina. Ella, hindi totoo yun. Kaya ako tinulungan ng mami mo dahil matalik kong kaibigan si Daddy Leo mo. Eh, sino pa bang tutulong sa kanya kundi ako? Tsaka paano na ba siya nawala?
ni Tita Katrina sa mansyon. Tapos, bigyan na lang gusto niya wala. Hindi niyo alam kung nasa siya ngayon. Mahigit isang linggo na po. Hindi namin siya makita-kita. Hindi rin siya mahanap ng mga polis. Sandali lang, Rolly. Masyado ka ng maraming nalalaman tungkol sa akin. Huwag kang maglaba, Katrina. Mapagpakatiwalaan mo naman ako. Siguraduhin mo lang. Dahil kilala mo ako. Mabait akong kaibigan. Pero wala akong sinasantong kaaway. Kamusta na, opisina? Ayos lang. Kaya lang, kailangan ka nang bumalik sa isang linggo. Ang tagal-tagal mo nang nawawala. We need you there. At saka may tawag ng tawag sa'yo sa opisina. Katrina Rodriguez daw. Katrina Rodriguez? Aya. Kakausapin ko siya matapos lang ang problema rito sa ospital. May gusto ka ba kay Michelle? Ano ka ba? I don't even know her. Paano ako magkaagusto sa kanya? Tulad ng sinabi ko sa'yo, ayoko lang na may bagid sa konsensya. Kaya tinutulungan ko siya. Nagtataka nga ako kung saan ka rin yung nanggaling ang maling balitang yun eh. Ella, sana naman maniwala ka sa akin na hindi totoo ang mga naririnig mo. Huwag kang mag-alala. Gagawa ko ng paraan para mahanap ang mami mo. Mahalaga sa akin si Marisa. Kaibigan ko siya. Hindi ko pwedeng hayaan na basta nawawala na lang siya. Sa akin tatlo. Susunod, huwag na kilalabas ng gabi ha. Delikado panahon. Sige na, pumasok na kayo. Baka hinahanap na. Nandiyan lang sila kanina. Mga inutil! Mga walang kwenta! Saan kayo galing? Kanina pa ako nag-aalala sa inyo, ah! Ella? Ella, saan kayo nagpunta? Ella, bakit? Ano nangyayari sa'yo? Sinungaling kayo! Ayoko sa inyo! Sinungaling kayo! Bukas siguradong pupunta na ako sa opisina. Kaya lang, I just wanna make sure na